good afternoon everyone. Magandang hapon. And maligayang pagdating ko sa pambansang Dambana ni Julio Aguinaldo para sa ikatlo at huling bahagi ng ating lecture series na pinamagatang Bukas na Lihim na Karunungan kasama si Professor Xiao Jua. Ito ay hatid ng Ramon Aguetis Foundation Incorporated, Casa Colorado Museum, Local Historical Communities Network, Museo ni Emilio Aguinaldo, Municipality of Cahuit at Cahuit Tourism Office. Ang public history lecture na ito ay naglalayo na maglagom ng iba't ibang mga pag-aaral at saliksik na mga eksperto at inilalapit ito sa bayan. Para sa ikatlong bahagi ng lektura, tatalakayin ng ating tagapagsalita ay ang kaugnayan ng pasyon sa himagsikang Pilipino. So bago po tayo magsimula, inaanyayahan ng lahat na magsitayo para sa pambansa ang bago natin formal na ipakilala ang ating tagapagsalita, inaanyayahan ko po si Ginoong Pipoy Bonpua ng Ramon Aguetis Foundation Incorporated para sa kanyang mensahe. Boy! Mabuhi! Mabuhi! Sir Jorin, sa ating pong tagapagsalita, si Sir Pop Boss, Boss ang tawag ko dito, Xiao Jua, kay Sir Ross na ating Municipal Tourism Officers, I would like to mention especially the members of the Cavite Historical Society, especially my mother. I don't know in what way, but she is my mother. My mother since August 7, 2023. Ibang klaseng energy na dulot niya dito ngayon sa akin. At sa inyo pong lahat, lalo na yung mga nandito last week, una po sa lahat, I wanted to take this opportunity para magpasalamat dito sa Cahuit. Napaka-warm po, napaka-warm na magtanggap sa amin dito sa Cahuit. Magbuhat pa nung dinala namin yung mga artworks dito. Sana iba sa inyo nakapasyal na. Hanggang sa ngayon, no? Hopefully, marami pa tayong activities later habang nandiyan pa yung exhibit. Kung di pa buhay lang mag-visit, malamang yung karamihan sa inyo nasa Cahuit lang, maaari nyo pong dalawin yung mga likha, pabihirang likha ng sining ng mga kababayan natin mula sa Cebu. Okay, alam nyo po, nung binakasal namin itong exhibit namin doon sa Nuan, with a talk by Professor Xiao Jua, nabanggit ko po doon na ang usapin ng revolusyon ay hindi masyadong popular na usapin sa Cebu. Okay? Yeah. Kapag kami nag-uusapan po ang kasaysayan, mga usapin kasaysayan, usually they stick to their local histories or doon sa mga pangyayari noong 1521. Okay? Pero ngayon inaako namin na everything is destined to happen. Later on, ipapangalan tayo bilang bansa. At maganda na yung mga likha ng mga taga Cebu ay nandito kung saan pinanganak ang ating kalayaan, pinahayag ang ating kalayaan. Inaako namin na ang Cahuit ay amin din. No, ang Cahuit ay hindi lang sa inyo. Amin din yan, mga taga Cebu bilang mga Pilipino. Sa muli, nais ko po ay pasalamatan sa inyo po suporta. Full house po tayo, hindi po natin in-expect, personally na ganito tayo. Salamat po sa lahat ng mga tumulong, lalo na yung sekretaryat ng ating LHCN, si Sir Jerwill. Personally, nais ko po pasalamatan yung mga nandito, yung mga nag-alaga sa amin dito sa Emilio Aguinaldo Shrine, si Ma'am Gina, si Ma'am Link, si Ma'am Rose, yung mga lolos natin. Ibang klase po yung generosity and warmth yes. na na-feel namin dito sa Cahuit. Sa totoo lang po, hindi po ako nagbibiro. Kasi kung hindi naman ganun, hindi ko naman sasabihin yun dito. Okay? So, sa ngalan, sa Ramon Aguetis Foundation, may nahimutan na ito sa suko. Akong team os, nako, o kinasingkasing na pasalamat sa inyong suporta. Mabuhay mo mga kapitenyo, mabuhay kitang tanang mga Pilipino. Dalawang salamat, may hapon ganyan. Mabuhay! Maraming salamat, Sir Pipoy. Thank you. Sa iyong mensahe. Okay. Ang ating tagapagsalita ngayong hapon ay ang pinaka-aktibong public historia sa telebisyon at sa bansa. Yan. Lang-tutunan ng kasaysayan sa De La Salle University at Broadcast Communication
sa University of the Philippines, Diliman. Nagtapos ng BA at MA kasaysayan at kandidato o magtatapos ng PhD sa antropolohiya sa UP Diliman. Kasamang nagsulat ng aklat na Bonifacio ang unang pangulo at dapat hindi siya sinasabi. Nakalimutan ko. Biographies Andres Bonifacio. Nandiyan pa si Gina? Nagkatala na rin ng iba't ibang artikulo sa mga journal at akademiko. Siya ang Public Relations Officer at Board Member ng Philippine Historical Association. Lumikha ng Showtime television segment na pinapanood ngayon ng mga estudyante at guro sa buong Pilipinas. Nagsusulat din ng column sa The Manila Times tuwing Martes at sa Pinoy Periodico. Noong 2022 ay pinangalanan ng Esquire bilang isa sa 100 most powerful Filipinos. So wala natin patagalin pa, pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan ang ating tagapagsalita, Professor Sal Chua. Salamat kapatid sa Jewel, ano? Masaya to. Hindi. Siyempre, sa totoo lang, kahit na ako ay prodigal son, ano, dito ng Kawin, inaangkin ko rin. Sabi ni Pipoy, inaangkin mo ang Kawin. Kasi ma'am, ay si Doktor. Oo, inaangkin ko rin ang Kawin kasi Pilipino tayo. Dahil ako isang Pilipino, kinikilala ko rin naman ang kontribusyon ni General Emilio Aguinaldo sa ating kalayaan, sa pagdadala sa atin sa kasarindan. Kaya nga kahit na alam ni Ma'am Gina, no? Lagi kahit gusto na nilang ano, no? Patalsikin ako sa kanilang mga mata. Joke! Nagbibiwala ako. Lab ako ng mga yan. Matagal na ako. Young instructor pa lang ako. So sobrang tagal na. Na si Ma'am Gina talaga. Hindi ko naman sinasabi na ano, bata pa si Ma'am Gina. Actually, hindi nagbabago yung tsura niyan. Since una ko siyang nakilala nung mga around 2006, ganyan, ano? Pupunta na ako dito. Alam nila na magkaiba man yung aking pananaw about certain things, very close sa akin yung contribution ni Emilio Aguinaldo sa ating bansa, no? So, paglilinaw lang yan, ano? Tapos, liwanagin din natin na itong exhibit na ito, by the way, Ramon Aboitiz Foundation, no? Napaganda nung ginawa nila. Sino na nagpunta sa exhibit? Taas ang kamay, gusto ko lang, show of hands lang, no? So yung mga hindi pa nakapunta, si Macario Sakay po nandito. Mamaya po, daanan po ninyo yung, ang tawag dat sa exhibit natin ay Open Secret. Open Secret. Ano yung Open Secret? Mga painting yan na tutunghayan nyo sa dilim. Tutunghayan nyo sa dilim. Kasi umiilaw siya. Hindi dahil may ilaw doon, kundi gumamit sila ng mga pintura that glows in the dark. And it tells a story that needs to be told in magic realism. Ibig sabihin, kailangan may pagka-magic yung pagkakwento dito. At ano ito? You will not see the revolution again the same way. Diba, people? Because the revolution, for the eyes of the people, hindi yan straight history. We historians, we're so masyado tayong fixated sa facts. Eh, historian tayo eh. Wala namang problema doon. Talagang ganun. Kung ano yung mali, ano yung tama. Pero sa kamalayan ng mamamayang Pilipino, ito'y may kaugnayan din sa supernatural. Bakit? Kung ikaw ay haharap sa isang malaking kalaban, di ba, imaginin mo si Macario Sakay, haharap sa mga, ito si Sakay, sold ko siya, haharap siya sa mga malalaking kalaban, o si Emilio Aguinaldo. In a way, yung paglaban sa revolusyon, hindi na tama ang isip mo eh. Hindi, sa totoo lang. Diba? Ang lakas ng kalaban, pero lalaban ka pa din. Yung kabaliwan ng mga bayani natin, yun ang nagdala sa atin ng pagkabansa. Kasama sa kabaliwan na yun, yung pananiniwala sa mga anting-anting, kaya nandun si Boy Aguiman sa harapan ko.
Ayan na, Boya Gimat. Dahil yan ang pinag-usapan natin last week. Yung paniniwala sa mga anito, paniniwala sa mga anito at yung mga espiritu, no? Na gayon din, pag tinignan mo yung revolution sa Cebu, yun din yung makikita mo. No? Na si Leon Quilat, yung nanguna sa pagnagsimula ng revolution sa Cebu, no, ay may alagang sigbin, hindi kabayo kundi sigbin ng kanyang sinakyan, mga ganun, no? Ay bahagi ng folklore. Last week, pinag-usapan namin si Emilio Aguinaldo, yung mga kwento tungkol sa kanya dito sa Cavite, tungkol sa kanyang kaibigang kapre. Oh, may kaibigang kapre at mga anting-anting na mutya, na bato. Parang dami na si Emilio Aguinaldo eh. Nung namatay daw siya, sabi, nung namatay siya, di ba gumanon yung ano niya? Tapos, gumanon yung ano? Yung holin. Doon sa kanyang ano, no? Lumabas sa kanyang bibig. May ganun daw na kwento. Alam natin na hindi natin mapapatunayan itong mga kwentong ito. Pero yung mga kwentong yon, pampalakas ng loob. Kapag ka sinabi mo noon dito sa Cavite na si Emilio Aguinaldo ay nakasakay sa puting kabayo, ay puting kalabaw, na nakita sa labanan, anong mangyayari doon? Lalakas yung legend ni Aguinaldo at marami ang sasama sa revolusyon. Pag ang isang leader ay dito sa Cavite, mahilig sa anting-anting, di ba? Talagang ito ang sentro ng anting-anting. Talagang ano, no? Makikita mo na marami ang lumaban sa ating himagsikan. Bakit? Kasi may kakaibang lakas ng loob, tatag ng loob na binibigay yung anting-anting sa kanilang kaisipan. So, we're actually approaching this. And by the way, no, dahil malapit na ho akong pinagpapasalamat ko rin na malapit na ako maging doktor ng antropolohiya. Oh, magde-defend na ako sa December 7, kaya ako po ay hinihingan ko ng mga panalangin. Ang aking kong disertasyon ay tungkol sa Nuestro Padre Jesus Nazareno, yung translasyon. May kaugnay din yan dito sa pag-uusapan natin. Alright? So, anthropological. Ano yung anthropological approach? Kasi pag historical, dokumento, salaysay, accuracy. Anthropological, ibig sabihin, tinatanong mo yung paniniwala ng tao, tinatanong mo yung pananaw nila, at yung mga paniniwala, no, na nagmumula sa kanila. Maaaring hindi totoo, pero mahalaga. Ang importante doon, mahalaga. Bakit kumalat, bakit kinakalat? No? At malaking bahagi ng pagpapakalat na yun ay tatag ng loob. Kasi revolusyon yan eh. Revolusyon. So, sige, pag-usapan natin. So, kaliwanagan, kadiliman, at kaliwanagan. Ang naratibo ng kasaysayan at ang pasyon sa himagsikang Pilipino. Kung susundan po natin yung pagtatitle natin, yung unang bahagi sa San Juan, kabundukan, kanta, at katipunan, ang folklore sa himagsikang Pilipino, mapapanood nyo na po ito sa YouTube channel ko, kung hindi nyo po napanood. Ito po, yung last week, ipopost ko pa lang, yung last week, kapangyarihan, kalooban, at kalayaan ang anting-anting sa himagsikang Pilipino. KKK lagi, ha? Kita nyo? KKK, okay. Ngayon naman, kaliwanagan, kadiliman, kaliwanagan. Eh bakit? Ba't dalawa yung kaliwanagan? Okay, mamaya, ipapaliwanag natin yan. So, ang naratibo, ang ibig sabihin, naratibo, salaysay, kwento, storyline, gano'ng kaalaga sa kasaysayan? At anong kinalaman ng pasyon? Alam niyo naman yung pasyon, di ba? Alam niyo yun, di ba? Oo. Yung kapag Holy Week? Yung Nancy, alam niyo yun? Nanay, alam niyo ba yung Nancy? Nancy? Parang alam mo yata. Nancy Judas ay madulas. Tatlong balbas ang nalagas. Tatlong balbas ang nalagas. Sandali. Baka mapura Luca Vega tayo. So, huwag na natin ituloy. Okay. So, thank you. Ginawa niyo successful.
ang ating lecture series. Palakpakan natin ang mga kababayan natin, lalo na yung last day. Please follow me on YouTube and my social media accounts. Lalo ka na makami sa akin. Please follow me. Tsaka ikaw si... Sino to? Si Rappler? Pia Canada? Sige. Sa social media accounts, kayong lahat, no? Sana po eh, ma-supportahan po ninyo. Okay. Punta natin yung anthropological approach. Pag sinabi natin antropolohiya, ito'y pag-aaral ng mga kultura batay sa pakikipamuhay. When you're an anthropologist, nakikipamuhay ka doon sa bayan. At hindi ka lang nakikipamuhay, pinakikinggan mo yung paniniwala nila. So, bida yung narrator dito. At mahalaga yung oral history. Sa traditional, sabi ni Teodoro Iagoncillo, I will not write on it. The documents are not available yet. Sabi niya. I hereby proclaim. Ay, iba pala yun. Okay. Marcos yun. Okay. Sabi ni Arturo Escobar noong 1992, kasaysayan ng social movements. Social movements, ibig sabihin yung mga kilusang panlipunan, lagi na lamang saling pang ekonomiya at tinitignan at lagi na lamang pananaw ng development. Paano isasantabi ang kultura kung nililika ito mismo ng ekonomiya? So, when we talk about movements, walang culture. Laging analysis ng kung ano ang panahon ng economic aspect. Kasi sasabihin, dahil sa ekonomiya, kaya nagre-revolusyon. Merong ano yan. So, ang sabi ni Escobar, hindi dapat pinapataw ng akademiko ang teorya. Theory does must start with people's self-understanding, with giving an account of people as agents whose practices are shaped by their self-understanding. Pag sinabing agent ang mamamayan, ibig sabihin, hindi lang siya sunod-sunuran sa mga mayayaman. Diba? Akala natin minsan, ito makapangyarihan, kinontrol ang mamamayan. Hindi. May paraan siya para mag-subvert o maging agent. Ibig sabihin ng agent, meron siyang ginagawa. Action. No? At yung action na yun, maaaring taliwas doon sa ginagawa ng makapangyarihan. Everyday life involves a collective act of creation, a collective signification, a culture. Ibig sabihin, yung ginagawa nyo sa pang-araw-araw, binibigyan nyo ng kahulugan. Okay? It is out of this reservoir of meaning, that is a tradition, that people actually give shape to their struggle. So, halimbawa, sa paniniwala ng mga deboto ng Nazareno sa Quiapo, pagka yung di ba tinapon yung lubid, no? Tapos pangit yung labas ng unang pasan ng lubid, parang hindi maganda. Ang ibig sabihin nun, may mangyayaring masama sa taon. Of course, anong basis mo doon? Pero sa kamalayan nila, yun yung totoo. At yung kalmalayan na yon, yun yung dahilan kung bakit aayusin nila yung posisyon. Kasi ayaw nilang may masamang mangyari sa buong taon. You get me? So ano to? This is something na hindi na ano to, parang nagpapa-control ng society, no? Based on the beliefs para maging maayos. No? Yung kaayusan ay napapanatili, no? So dito sa ating gagawin, kasaysayan at antropolohiya, no? At yung oral na kasaysayan. Now, sabi ni James Scott, an oral tradition is, in most respect, inherently more democratic than a written tradition. The ability to read and write is typically less broadly distributed than the ability to tell stories. Mas maraming nagkukwento kaysa nagsusulat. Kasi yung nagsusulat ay, ang kapangyarihan na yan ay hawak ng mga nakapag-aral. Diba? So, yun yung makikita natin dyan. Now, let's go to revitalization. So, may social movements ka. Ibig sabihin, ito yung mga movements na kumikilos para mabago yung lipunan. Pero meron ding tinatawag na revitalization movements. At ano yung revitalization movements? Sabi ni Anthony Wallace, nais lang mga ito na palitan ng isang sitwasyong nakaka-stress sa pamamagitan ng pakikibaka para masolusyonan ito at gumagamit ng parang religyoso at sekular. Na pamamaraan. Tama. Masunsyon, gumamit ng religyoso at sekular na pamamaraan. Yes. So, ibig sabihin,
ano yung mga example natin? So ibig sabihin, gusto nilang baguhin ng mundo o nag-expect sila ng pagbabago. Kung paano ma-achieve ito? Madalas religious, madalas secular. Secular meaning hindi religyoso. So halimbawa, yung mga risalista na mga grupo o yung mga grupo na religyoso sa mga probinsya, bakit nagkakaroon ng ganong movement? Itong, sino ito? Lumakas recently, itong tinatawag na yun sa Socorro, di ba? Yung Maharlika. Oo. Senyor Aguila. Eh di Maharlika yun. Anong grupo yun? SBSI. Oh. So, matagal na yung SBSI. Pero, yung grupo ni si Senyor Aguila, recently lang lumakas yan. Nagkaroon yata ng bagyo. O nakaka-stress sa sitwasyon, di ba? Nakuha niya yung load ng tao dahil nagkaroon ng bagyo, kaya nakumbinsi niya na iwan niyo na yung mga trabaho niyo at magsama-sama na tayong mamuno sa kabunduan. Guys, si Hermano Puli, ganun yung ginawa niya. Oh? So yung mga grupong ganyan, yung mga tinatawag nun na kolorum, yung tawag natin kulto. Pero mag-ingat tayo kasi kultura yun. Okay? Kultura yan. Oh? Ako, tinatawag ko lang yung kulto pag may masama nang ginagawa. At, huwag na natin pag-usapan. Pero, basta yun na yun, no? Pero hanggat yan ay, kahit nawiwirdohan tayo, kung kami, si Rizal ang Diyos nila, yan ay pagtugon sa isang nakaka-stress na sitwasyon. So, yung katipunan, ganun din. And, of course, eventually, yung mga ibang mga urban poor groups na mamaya ay pag-uusapan natin, including the urban poor associates. So, we will talk about that later. Oh? So, yeah. Okay. Okay. Bibigyan ko kayo ng isang Marxist view, no, ng religion. Okay, religion. So, ano sabi ni former Senator Jose Diokno? Oh, yeah. With all due respect, sabi niya, we believe our own efforts cannot be enough. We seek God's help because we've been made to believe we can help ourselves. And religion in the past contributed to our sense of powerlessness. The church is changing now, but much of this sense of powerlessness remains. And since this makes many of us seek a father on earth as we do in heaven, this makes it easy for the government to be authoritarian, to manipulate and mislead like the present government of my country. Wow! Diba? So, ano sinasabi? Dahil daw sa religion at yung paniniwala natin na may father na tutulong sa atin, lagi tayong nagkiklik sa mga father figure. Tulay ni Tatay Digong. Diba? Oh, yan, totoo naman, diba? Actually, tama, walang mali si Senator Diokno dyan. Pero, may kaunting ano yan, may kaunti tayong masasabi. Merong sa Marxism, may inherent assumption na ang religion ay nakakapigil sa'yo na lumaban. Bakit? Oh, nabanggit mo na. Oh? Na sabi ni Marx, oh, religion is the opium of the people. Ang religion ay opio. Ano yung opio? Drugs. Diba? So, humaling ang tao sa religion at hindi na niya inaalintana ang kanyang kalagayan. Okay. Pero, may sinabi si Marx na hindi laging sinasama sa clip na yon, sa quotation na yon. At ano yung katuloy? Sabi ni Marx, religion is the opium of the people. But man is no abstract being squatting outside world. Man is the world of man, state and society. The state and the society produce religion, which is an inverted consciousness of the world. Because they are in an inverted world, religious suffering is, at one at the same time, the expression of real suffering and a protest against real suffering. You get that? Ibig sabihin, sa religion, lumalabas
yung paghihirap ng bayan at doon nila inilalabas ang kanilang nais na pakikipaan. Then, doon lang sasabihin ni Marx, yung religion is the sign of the oppressed creature. The heart of the heartless world. And the soul of the soulless conditions. It is the opium of the people. Parang na-out of context yung religion is the opium of the people. Kung titignan mo yung context nung buong sinabi niya. So, ibig sabihin, ang relihiyon ay may bahagi sa pakikibaka. Okay? Dahil yun na nagpapatatag ng loob. Amen? Amen. Sige, punta tayo sa... So, nagturo sa akin yan, dahil ako ay nag-aral ng anthropology under the great Mary Macelis, na the first female professor of the Ateneo de Manila University. At hanggang ngayon, nagtuturo pa siya. Hanggang ngayon. Ha? So, si Dr. Mayer said, kasama ko yung aking, si Carlos Satel, ang aking advisor. At ito yung pag-uusapan natin. Kasi siya yung nagpakita sa atin nung ang religion ay may, meron siyang role sa pakikibaka. Ito daw, tatay ko daw ito. Pag titignan mo, nung medyo, kasi pumayat na si Sero, kilala niyo ba ito? Kilala niyo ba yan? Ano sabi mo? Alam ba yung tsura ni Ray Leto? Yeah. Si Reynaldo Ileto. Reynaldo Ileto. Siya yung pumana ng akdang pasyon and revolution. Okay. Passion and revolution. Binago nito yung pananaw natin sa kung paano kinikwento ang revolusyon. Kasi dati ang revolusyon, sina Saide, sina Gonsilio, kinikwento nila yan based on history. Kay Clemente Ileto, based on the writings and the beliefs and the consciousness of the people. So, yan ang ano niya. Okay na to. So, ito yung kanyang aklat na matindi, Passion and Revolution, Popular Movements in the Philippines. At sinasabi ito kasi, ano yung assumption natin? Uy, dumating ang mga Kastila dito sa Pilipinas at tayo ay kanilang isinailalim dahil sa kanilang katolisismo na ibinigay. At dahil tinuro nila yung life of Jesus, ano yung ginawa ni Jesus? Di ba nagsakripisyo? Di man lang siya lumaban nung siya yung sinasaktan. Tinuro daw sa atin ng mga Espanyol na kapag ka ikaw ay sinampal sa isang pisngi, ibigay mo yung kabila. Kaya nagpa-alila tayo. Yan ang assumption. So sa life of Christ, tayo ay naalipin. At ano pa yung sinasabi? Magantay na lang kayo na susunod na buhay. Okay lang maghirap sa ngayon para sa pagdating ng panahon, kayo po ay magiging masaya sa langit. Diba? Sabi, maghirap na tayo ngayon, sa langit naman tayo masaya. O di ka okay lang. Tiniis natin lahat ng hirap sa Espanya. Ganun. Yun ang sabi nila, ganun girl. Eh kaso tayong mga Pilipino, may kanta tayo eh. Alam niyo yung kanta doon? Sa langit wala ang beer. That's why? Ano? That's why we... Ano? We drink it here. Pero may beer sa langit. Meron. Sa langit wala ang beer. Meron. Beer hill. Tama na. Okay. Pero ito na yung punto dyan. Sabi ni Ileto, hindi totoo
na naalipin tayo dahil sa buhay ni Christ na binabasa natin sa pasyon kapag mahal na araw. Kasi hindi naman tayo pinabasa ng Bible eh. Nalaman natin buhay ni Christ sa pamamagitan ng pasyon. Pero sabi ni Ileto, mali. In fact, binigyan tayo ng pasyon, ng lakas ng loob, na lumaban at magkaroon ng pag-asa. Okay, tingnan natin, ha? Ngayon lang nakapanood sa akin ito, no? Betang-beta. Betang-beta. Yung makaryo sa akin, oh. Na-offend ka na ba? Hindi naman. Huwag kang ma-offend. Pinatatawad mo na ba ako? Yes. Ayaw niya. Hindi ko pipilit yung pagpapatawad mo. Oh. Ito na. So sige, ano yung pampalakas ng loob, no, ng buhay ni Jesus Christ? Okay. Simplihan natin, kasi mahaba yung libro ni Leto. Sisimplihan lang natin. Ang matinding faktor sa buhay ni Jesus na nakuha ng Pilipino ay yung bahagi ng kanyang buhay na hinati nila sa tatlo. Okay. Ano yung tatlong yun? Si Kristo'y nabuhay at nagasing ng kabutihan. At magkakaroon ng pagkamatay ni Kristo. At magkakaroon ulit ng pagkabuhay na maguli. So hindi natatapos sa Biyernes Santo ang storya mo. Mabubuhay si Kristo na maguli. Eh kasi alam nyo, sa US, saka sa ibang bansa, sa Europe, alam nyo Europe? Say that again. Europe. Hindi Europa. Europe. Sabi ng mga tao doon, Happy Easter. Tayo ba Happy Easter ba tayo? Hindi, mas Good Friday tayo eh. Mahalaga sa atin mga Katoliko, Good Friday. Yung passion of the Christ, di ba? Sabi nila, obsessed daw tayo sa kamatayan ni Kristo. At sa paghihirap niya, bakit? Nasareno, nagbubuhat ng krus, nagdapa, di ba? Ano pa? Patay na krus. Patay na Jesus. Patay, di ba? Nakapako sa krus. Yan ang mga gusto nating mga imahe. Mater Dolorosa, umiiyak ang... Di ba itong portabaga? Anong biray nito? Soledad, di ba? Nuestra Senora del Soledad del Portabaga. By the way, piyesta, di ba? Happy piyesta. Pero pwede bang happy piyesta yung Soledad? Eh, malungkot yun. Di ba? Pwede bang magpiyesta yung biray ng Soledad? Eh, malungkot yun. Solemn piyesta na lang ang pagbating ko. Solemn piyesta. Solemn, yeah, sorry. So, ang tawag ni Ileto dyan, ang naratibo ng liwanag, dilim, liwanag. Yan. Ano sabi ni Ileto? Nagkaroon ng pag-asa ang bayan dyan kasi nakita niya yung istorya ng kanilang bayan tulad sa buhay ni Kristo. Okay. Ang Pilipinas ay nabuhay sa kaginawaan at kalayaan. Dumating ang Espanyol, nagkaroon ng kadiliman. At nasa loob sila ng kadiliman na yon. Dahil alam nilang si Kristo ay mabubuhay after 3 days. Sa kanilang paniniwala, ang bayan ay babalik doon sa dati niyang kaginawaan. Liwanag, dilim, liwanag. Okay? So, yan yung paniniwala nila. Now, yung liwanag, dilim liwanag ba, passion lang ang nagturo sa atin yan? Sabi ni Atoy Navarro, hindi. Bakit? Dahil sa panahon ng mga babaylan, lahat ng makinwento nilang mga epiko, tulad ng epiko nila mang, ay yan din ang storyline. Liwanag, dilim liwanag. Bakit? Yan ang journey ng hero eh.
Di ba? Ang bayani, sila ang, di ba, tumulong sa mga mahihirap, no? Tumulong sa mga malita. Tapos ano nangyari? Kinain ng pating. Di ba, kinain ng pating, namatay si, ano? Anong ginawa sa kanya? Di niluwa ng pating yung mga bones ni Lamang. Sino yung pumulot? Si Marcos. Pinulot ni Marcos. Oh, Marcos yung pangalan nun, ha? Kaya gusto ni Marcos yung pinakalat niyan sa buong Pilipinas, eh. Kasi siya yung nagligtas kay Lamang. Oh, so si Marcos, pinulot yung mga buto, tapos nabuhay ulit si Lamang. Sa ibang kwento, ganito yan. Namumuhay ang bayani ng maayos, tapos bigla siyang magkakaroon ng atraso. At sa bayani, kapag ikaw ay nagumawa ng masama, kunwari, na nabighani ka sa iba, ganun. Meron kang asawa, pero nabighani ka sa iba, ganun. O nagnakaw ka ng pag-aari ng iba, babagsak ka dyan. At yung journey mo, kung paano ka magbabago ulit, at magra-rise up. Tripartite view yun. Kung paano si Fernando Po Jr., sa kanyang mga pelikula, di ba? Yan ang narrative ng ano, Pilipino. Tripartite. Di ba? Nabubuhay ng maayos. Tapos ano mangyayari? Pagdating na panahon, di ba? Meron siyang girlfriend. Mare-rape yung girlfriend niya. Papatayin yung pamilya niya. Di ba mga ganun? So magkakaroon ng kadiliman at siya ay babangon upang gantihan yung mga kalaban. Oh, nakapagkabilarin niya yung mga kalaban na yun, talaga lahat sila tatamaan. Gaganon. Bang, 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 bang. Gaganon lang sila. Diba, diba? Oh. Yan ang tripartite view. Tatluhang pananaw. So yan ang naratibo ng pasyon. Na sinasabi ni Reynaldo Ileto, nakatulong sa mga revolusyon ng Pilipinas. Okay. Sa isang banda, sabi ni Seus Salazar, ito rin yung ginawa ni Rizal. Dahil yung mga praile, ang kinuwento sa atin, the bipartite view. Ano yung bipartite view? Pag sinabing bi, dalawa. Kaya di ba pag sinabing bisexual, dalawa yung preference, pwede sa babae, pwede sa lalaki. Bisexual. Bi. Binary. Ito naman, bipartite. Bicycle. Di ba? Alam niyo ba yung isang mata? Ano ang tawag sa isang mata? Cyclops. O yung dalawang mata? E di bicyclops. Sorry, Beatles, ano yun? Beatles joke yun. No? So, yung Beatles joke, may Beatles song na bago, ha? Sa mga bata, pakinggan nyo yun para malaman nyo yung kwento ng Beatles. Now and then. Ha? Sana mapakinggan nyo. Mahilig din kayo. Oh. Si Rizal, gumawa siya ng isang, dati tinuturo sa atin, bipartite view. Ano yung bipartite view? Sabi ng mga praile, kayon man na ba, mga, kayon man na indio, kayon man na bobo, bago kami dumating. Pagdating namin, nagkaroon ng liwanag. Okay. Dilim, liwanag. So parang sinasabi ng mga Kastila, at lahat ng colonizer, pati Amerikano, pasalamat kayo, dumating kami. Kasi dahil sa amin, nagkaroon kayo ng pag-unlad. Sabi ni Rizal, di totoo yan. Ginamit niya itong opisyal, hindi siya pare, opisyal ng gobyerno noong panahon na nung dumating Espanyol sa Pilipinas, si Morga, Dr. Antonio de Morga. No? At ginawa niya yung Sucesos de las Islas Pilipinas. Ah, si Morga yung gumawa ng Sucesos, Events in the Philippine Islands. At ito yung in-annotate ni Jose Rizal. To cut the long story short, pinakita ni Jose Rizal doon na bago pa man dumating ang Espanyol, may kultura na tayo. Kasi yun ang sinasabi ni Morga. In-annotate niya, tinama niya, kung ano yung tama, yung mali ginawa niyang tama, in-affirm niya yung mga tama. So, inayos ni Rizal yung history natin. In the tripartite view. Tripartite. Oh? So, ano yung tripartite?
Noon, maayos tayo, dumating ang kadiliman at pangapi. Ang mangyayari, pag ang reforma ay napatupad, tayo ay susulong. Diba? Gagawa sana si Rizal ng planong tawag dito, ang plano niya ay magkaroon ng isang conference of Philippine history from the Philippinologists, Association International de Philippinists. This is in French. No? Sa Paris niya daw i-convene. 1889. Pero hindi ito nangyari. Pero plano sana niyang mga topics ay nasa tripartite view of history. Okay? Tripartite view. Kaya sinabi ni Seyo Salazar, may article siya na mahanap niyo sa internet, The Legacy of the Propaganda Movement, The Tripartite View of Philippine History. Okay. So, nagmamatch na, no? May tripartite view ang mga ninuno natin. Tapos sa history, ganun din yung pinapakita. Okay. So, this is the tripartite view of Philippine history. Okay. Liwanag, dilim, liwanag. Now, sa Katipunan, ganyan din. In fact, Andres Bonifacio read Jose Rizal, and what he did, Bonifacio, was to summarize the writings of Rizal through an essay called Ang Dapat Mabatid ng Mga Tsigalo. Yung mga Tsigalo, alam niyo ba yung mga Tsigalo? Sige. Sa Katipunan, kapag ikaw yung recruit, nangyari dito kay Aguinaldo, no? O, kasi si Aguinaldo, gunduman sa ano to eh. Ritual ng Katipunan. Tinanong siya, ano ang batangin Chinese yan? Ano ang kalagayan nito ating lupa nung wala ba ang mga Kastila? Kasi nandito na si Koblanja, di ba? Island Cove. Nandiyan na yung mga Chinese. Kung saan lumaban si Aguinaldo sa Binakayan? Oo. Nandiyan. So, ano lagay nito sa Kapuluan Pilipinas? Ngayon, nasa kapangyarihan ng mga Kastila. So, tinatanong, tripartite, kung sakali maalis sa mga Kastila itong Pilipinas at tapas sa pamamahala na Tagalog na siya tunay na mayari, ano kaya magiging kalagayan? Okay? Nakinwento ni Bonifacio sa Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog sa Diyaryong Kalayaan. So, summary na lang to, ha? Sabi niya, itong katagalungan na pinamamahalaan ng unang panahon ng ating tunay na mga babayan ay nabubuhay sa lubos sa kasaganaan ng kaginawaan. Dumating ang mga Kastila at dumulog na nagkapagkaibigan. Sila'y pinailalim sa talagang kaugaliang pinagkayarihan sa pamamagitan ng isang panulupa na kumuha ng kaunting dugo sa kanila nilang maugat. At di inihalo at ininom nila kapwa tanda ng tunay at lubos na pagtatapat na di magtataksin sa pinagkayarihan. Ngayon, sa lahat ng ito ay anong nakikita natin pagtupad sa kanilang kapangakuan? Wala kundi bawang kataksilan. Anong naparapat natin gawin? Tayo'y umasa sa atin at huwag antayin sa iba ang ating kabuhayan. Itinuturo ng katwiran ng tayo magkaisang loob, magkaisang isip at akala at ang tayo magkaisa na may hanap na lunas sa nagahari kasamahan sa aming bayan. So, yun ano. Yung tripartite view, nakatulong yun sa pag-form ng Katipunan upang magkaroon ng pag-asa na kung lalaban sila, lalaya din tayo. At kasama sa movimiento na yan, si General Emilio Aguinaldo. Diba? Okay. So, panahon ng Ngapon, anong nangyari? Diba? Bumagsak ang Bataan. Diba? Bumagsak ang Bataan. The last to fall under the Japanese in Southeast Asia. Diba? Pero masakit yun, kasi parang iniwan tayo ng mga Amerikano. Yung iniwan ng government of America, I mean. Kasi pati Amerikano kasama dun sa na-biktima dyan eh. Nagkaroon ng death march, di ba? Pagkatapos ng fall of Bataan. Kaya nga ngayon, kapag sinabi mo na, kapag di ba, pag may nanligaw sa'yo, di ba, anong sasabihin? Huwag isusuko ang Bataan. Ibig sabihin, huwag isuko ang Bataan, huwag mo munang... Ayun, yung si Mami nang nagsabi, huwag ibigay ang, ano, ang hiyas. Huwag ibigay ang hiyas. Oo. Huwag sasama sa sogo. Ha? May sogo dito sa Kawit. Oo.
Oh, sige. Tuloy natin. So, nung bumagsak ang Bataan, nagkaroon ng broadcast to announce the fall of Bataan. Ang tawag sa address na yun, Bataan has fallen. Okay? Bataan has fallen. Babasahin ko sa inyo ang ilang excerpt ng Bataan has fallen. Okay? Bataan has fallen. But the spirit that made it stand, a beacon to all liberty-loving peoples of the world, cannot fall. All of us know the story of Easter Sunday. It was a triumph of light over darkness, light over death. It was the vindication of a seemingly unreasonable fate. It was the glorious resurrection of a leader, only 3 days before defeated and executed like a common felon. Today, on the commemoration of that resurrection, we can humbly and without presumption declare our faith and hope in our own resurrection. You see? Ini-invoke niya ang gospel, the life of Christ, para patatagin ang loob ng Pilipinong maka-Diyos. Diba? Our own inevitable victory. We too were betrayed by Judases. We were taken in the night by force of arms, and though we had done wrong to no man, our people were bound and delivered into the hands of our enemies. We have been with mock symbols of sovereignty, denied by weaklings, lashed with repeated oppression, tortured and starved. We have been given gall to drink, and we have shed our blood. To those who look upon us from afar, it must seem that Filipino people have descended into hell, into the valley of death. But we know that the patient and watching men who said their simple prayers in the hills of Bataan have not lost faith. And we know that the hushed congregations in the churches throughout the land drew from the gospel as mass renewed hope in the resurrection. To all of them, we give today the message of the angel of Easter morning. Be not afraid, for he is risen. We too shall rise. After we have paid the full price of our redemption, we shall return to show the scars of sacrifices that all may touch and believe. When the trumpets sound the hour, we shall roll aside the stone before the tomb, and the tyrant guards shall scatter in confusion. No wall of stone shall then be strong enough to contain us. No human force shall suffice to hold us in subjection. We shall rise in the name of freedom, and the last shall be alive with the glory of our liberation. Until then, people of the Philippines, be not afraid. Nag-iingayak ako. Kinabutan ako. Ngayon ko lang siya binasa na aloud. So, medyo ganda. So, again, pampalakas ng loob, the life of Christ. This is folklore. Diba? This is folklore. So, nanalo tayo after 3 years. We resurrected and we won the war. Isa pang gumamit ng tripartite view of Philippine history sa kanyang sinulat, si Amado Guerrero. Amado Guerrero in the 1960s wrote a book called Philippine Society and Revolution. Wherein, sinabi ni Amado Guerrero na before the coming of the colonizers, tayo ay malaya. And after that, dumating ang colonizer, binigyan tayo ng tatlong problema na kung bakit mahirap pa rin ang Pilipinas. Oh? Imperialismo, diba? Feudalismo at burokrata kapitalismo. Ibig sabihin yung pagsasamantala ng imperialismo, pagsasamantala ng foreigner, pagsasamantala ng negosyante, no? Yung burokrata at yung pagsasamantala ng mga panginoong may lupa. Yan. At ano ang suggestion ni Amado Guerrero? Ang suggestion ni Amado Guerrero, yung tripartite view mangyayari kung magre-revolution tayo. Oh? Yun yung sinulat ni Amado Guerrero. Naging influential yung aklat na ito, at Amado Guerrero pala ay isang pseudonym. Beloved Warrior. Amado Guerrero means Beloved Warrior. At si Amado Guerrero po, si Jose Maria Sison, the founder of the Communist Party of the Philippines. So, that book became influential doon sa tinatawag na pagpapakilos ng estudyante nung panahon na sigwa ng unang kwarto o first quarter storm na lumaban kay Marcos bago pa dumating yung batas militar. Oh?
So, yan ang kwento dyan. So, tripartite unit siya ayon kay Professor Atoy Navarro. Now, puntahan natin yung ang tawag dito? Puntahan natin yung people power. Halos ganyan din, di ba? Bago si Marcos, malaya tayo. Tapos nag-back siya long, tapos kailangan palayain natin ang ating sarili. Kaya pag nakita mo, ang daming madre, ang daming pari, di ba? May kanta pa ngayon. Kapit-bisig madre, pari at sundalo, naging langit ito, bahagi ng mundo. Kaya ko yata gayahin lang yung boses. Huwag muling payagan, umiwalang dilim, pinig ng bawat paoy. Tama na, tama na. So, di ba? Kapit-bisig madre, pari at sundalo, naging langit itong bahagi ng mundo. Una, that's tripartite. May resurrection. Pangalawa, naging langit itong bahagi ng mundo, ang langit ng expectation mo, nagaganda na yung buhay ninyo pag nawala si Marcos. Na hindi ganun kadali. At hindi naman, well, ayoko sabihin walang nagbago kasi maraming nagbago. Maraming nagbago. Pero hindi ganak. Diba? Hindi ganak. Eh kasi maraming ulo. Ay, sorry. Huwag natin. Tama na. So, alam niyo ba nung Marcia, no? Marami ang nagpoprotesta gamit ang misa. Oh, so, nagagamit nila yung gospel sa pagpo-forward ng justice at human rights. No? Yung mga madre, binibisita ang mga detainees sa kulungan. Si ang nangunguna dyan, yung madre niya, si Sister Mariani. Oh, kita nyo naman si Sister Mariani. Oh, ang ikli-ikli nung kanyang ano, balda. Oh, napaka-liberal niya ng madre. Oh, nakita nyo yan? Sila yung naghanda ng pagkain at sumuporta sa EDSA Revolution. Pati si Mama Mary kasama, di ba? Oh, lahat-lahat na santo tinawag dyan eh. Pati santo ninyo, kumpleto. Oh, kulang yung Nazareno, hindi ko nakita eh. Pero I'm sure meron yan. May santo ninyo pa. Oh, kaya, girl, ano na natin, i-connecta ko na kay Pipoy, ball po ah. Kasi mayong hapon, tama ba? Sa inyo tanan. Mayong hapon sa inyo tanan. Oh, biba, Pete Senior! Oh, yeah. Biba. So, yung kay Leon Kilat, nung sila'y lumusob doon, nagsisisigaw sila, mabuhi ang Santo Niño, sabi niya nung isang account. So, ibig sabihin, pati yun, merong religious, kaya nga nandun si Santo Niño doon sa exhibit eh. Oh, pati dito sa EDSA. Bakit makapangyarihan ang mga babaylan at makapangyarihan ang cardinal sin sa revolusyon? Ang kanyang tinig ang nagdala ng tao sa EDSA. Diba? Ay nakita na natin, noong unang panahon, kinatapang. Diba? Pagpagansa sa panay si Tapang na sinabi kinakausap siya ng Diyos. Diba kaya magrevolusyon tayo? O pati mga kaming mga protestante nandun. O, may daladalang Bible. O. Si Hermano Puli, naalala nyo? Apolinario de la Cruz? Gumawa siya ng organisasyong katoliko para sa mga Tagalog. Compradia de San Jose. No? Ganyan din. Naniniwala siya, pinaghalo niya yung Pilipino at yung katolikong paniniwala. Something and things, kapulario, mga banal na bagay, mga orasyon. Oh? So, nagtayo siya ng organisasyon, pero na-threaten ng mga Kastila sa kanila. Kaya sila'y niluso at eventually pinatay. Now, ang panguling bahagi ng aking lektura ay ipapakita ko sa inyo na hanggang ngayon, ang pasyon ay revolusyon ay nangyayari. Pasyon at revolusyon ay nangyayari. So, pasyon at revolusyon sa ating panahon. Sino nagsasagawa? Mga urban poor. At ito isang papel na ginawa ko bilang isang antropologo. Oh? Ang kinuha kong grupo ay yung Urban Poor Associates. Meron silang dalawang tradisyon. Pagmahal na araw, yung kalbaryo. Kalbaryo ng maralitang Tagalungsod. So, commemoration of the life of Jesus
pero may kasamang protesta ng pag-iirap ng bayan. Oh, sa political na kasalukuyan. Okay. So tingnan natin ito. Via Crucis ang tawag pala. Kalbaryo ng Maralit ng Tagalungsod. Oh. Ito, tingnan natin. Sila yung ilan lamang sa mga leader ng Urban Poor Associates. Okay? So Urban Poor Associates. Ang Urban Poor Associates ay around 40 PO. Ano yung PO? People's Organization Leaders. POs sa Metro Manila. Ang nangyari, inipon sila dahil merong time na ako'y pumunta dito sa dito sa Kawit. Nagpipiltre pa ako dito. Tapos meron isang grupo na may Amerikano yung namumuno at saka isang yung asawa niyang Pinay. Kumbaga apam. Apam. Matanda na sila. Matanda na sila. Sunod sila no sunod, napansin namin. Una, na-chempoan nila kami dito. Tapos, kung saan kami pupunta, doon sila pupunta. So, pumunta kami sa Tejeros, nandun na naman sila nakikinig. Punta kami sa Naik, nandun na naman sila nakikinig. Hindi naman namin pinapansin. Kinakausap namin, pero hindi naman kami naging ano. Tapos, nung nandun na kami doon sa pinagpatayan kay Bonifacio, no? Ayun yung ano nangyari, no? Di kinausap na namin, sino ba kayo? Ayan. Sabi ni si Dennis Murphy, tapos si Alice, si Ma'am Alice Murphy, sila pala yung leader nga ng Urban Poor Associates. Since the 1970s, nandun na sila sa Zone 1 Tondo Organization kasama si Trining Herrera. No? Yan, pinaghinalaan niya na rebelde yung dalawang yan. Si Alice tsaka si Dennis. No? Foreigner si Dennis, ha? Pero ang puso niya ay nasa mahirap. Oh? Tapos sabi nila sa akin, dahil sa field trip, sinulat pa niya sa Inquirer, a trip to Cavite. Tapos binensya niya na, si Xiao Chua ay nagkukwento ng mga bagay na interesanteng malaman ng mga mahihirap para matatag ang kanilang loob. So ano nangyari? Dahil sa kanila, inaya nila ako na magturo ng Philippine History doon sa 40 PO. So, 4 sessions yun. 4 sessions. So, ano yung 4 sessions? Oh? So, ito si Dennis, ang yumaong Dennis Murphy, no? Na nakilala ko, si Ma'am Alice, no? At si Princess na aking kaibigan. No? Si Bishop Pabilio yung isa sa kanilang mga spiritual advisors. Si Broderick Pabilio, yung naging administrador ng ARCAM. No? Ito yung first session namin sa office ng UPA. Tinuruan ko sila ng kasaysayan ng mga ninuno natin. Sa bahay ng PIL, tinuruan ko sila ng kasaysayan ng Spanish period. Second session. Third session, nag-PIL trip kami dito. Ulit, sa Aguinaldo, sa kung saan nangyari yung mga revolusyon. At yung fourth session sa GSIS Museum, binuway ko pa si Macario Sakay. Oo. So ayan, no? Si Macario Sakay nagsalita sa kanila. Yung multo ni Macario Sakay. Alam niyo, after that, sabi ni Dennis Murphy, you know the effect of the, siyempre English, di ba? You know the effect of our, for POs of what you did? They felt more empowered in what they did because they felt they can connect their struggle to the struggles of our revolutionaries. Ganun. So, nakita yung power of history? So, lumakas ang loob nila. No? Now, atin ngayon, na noon pa man, meron na silang mga tradisyon. No? So, social movement bang Urban Poor Associates, sabi ni Sidney Tarong, dapat may contentious politics, ordinaryong tao plus ilang may influensya na sasagupain. So, sino yung sinasagupa? Gobyerno. Nagdedemand sila ng tamang pabahay, okay? Ang mga elite, may otoridad at mga kalaban. No? Mayroon mga konfrontasyon na ganito mula pa noong unang panahon, ngunit ang paglitha, pag-uugnay at pagpapatuloy ng mga sagupang ito laban sa mga kalaban ng tanging ambag na makilos ang panlipunan sa contentious politics. So, yung sustenance. So, nung EDSA Revolution, nagkaroon ng changing political opportunities, natatag ang Urban Poor Associates noong 1992. No, 285,000 na families ang kanilang
napaalalahanan ng kanilang mga kapatan sa tahanan, 510 na mga pamayanan ang nilawakan nila sa tuwing krisis sa pagpapalis, at 51,000 families na kanilang naiipad ng pamayanan o natulungan na mapigilan na sila'y mapalis sa Calacan, Maynila. This was data in 2013 data yan. Okay. Sige. So, yan yung laban ng mga mabalitang Tagalungsod. No? Dahil sa people power, parang tumigil sa pag-iibaka ang mga tao dahil nakuha na nila yung kalayaan. Pero sabi ni Tita Alice, no? Medyo hindi yata tama yun. So, sabi ni Bishop Pabilio, at saka natugunan din nilang maraming issue, hindi lang yung pabahay, pati issue din ng oriente, issue ng lupa, nakalagayan ng maralitang Tagalungsod. So, gusto lang mayayos ang kalagayan na yan. So, nagpa-survey ako kung ano yung consciousness nila sa history. Ginawa ko itong papel sa Liksik Journal. Ang tawag sa papel, Pantasyang Pananaw. So, i-type niyo yung Pantasyang Pananaw sa Google, mababasa niyo yung findings ko. Una, nagpa-survey ako para alam kung ano ituturo ko. Ano yung alam nila sa history? In fact, edukado pala yung mga PO na nakuha namin. So, marami silang alam, marami silang kinomen. At kung alam din nila yung mga concepts ng Pilipino. Kaginhawaan, kapangyarihan, etc. Paano nyo dinidefine ito? Sa concept of ginhawa, suwak na suwak siya doon sa laging sinasabi ni Salazar. Seyo Salazar sa pag-aaral niya. No? Yung karamihan sa buhay, yan, lahat ng yan. Kabuhi, may Bisaya, kabuhi. Saya. Okay, now. Okay na yan. No? Meron din silang problem kasi so, hindi lang sa estado, kundi sa mismong simbahan. Kasi ang founder nila ay religious group. Oh. At si, dito nagkakaproblema si ma'am, sino to? Si Mary Vaselis. Kasi si Mary Vaselis advisor nila. Si Mary Vaselis, pro-contraception. Tandaan yung simbahan ay anti-contraception. So, meron silang tong ganyan lang. Okay. We also see that it's also a revitalization movement. No? Napag-aralan na natin kanina kung bakit. So, punta na natin yung kanilang tingnan yung pananaw ng mga PO. Si Philomena, totoong pangalan nila itong mga ito. Sabi ni Philomena, kung ang Panginoon nga dumanas ng pag-iirap, kung saan siya may sisilang, eh tayo din ang mga tao yung nakakaranas ng ganito. So, very clear yung identification. Ha? Sabi ni Leia, kung kay Christ pinaglalaban niya ang mga tao ay mailigtas, sa amin naman pinaglalaban namin ngayon. Bagamat parehas kami naghihirap, isyo yung aming mga kapatan na magkaroon ng deserving pabahay o yung seeking relocation, yun yung relation noon sa Kalbaryo. Oh. Nakakatuwa, may English pa. No? May English eh, ito eh. Na yan. Sabi ni Bishop Pabilio, isang epekto doon na yung mga mahihirap, nakikita nila ang kanilang paghihirap ay dinamaya ng Panginoon. Dinaanan din ng Panginoon yung kanilang dinadaanan ngayon. Sa panunuluyan sa paghanap ng tirahan, sa kalbaryo ng bayan, yung dinaranas ni Jesus sa pagpapahirap, pag-aabuso sa kanya, sa otoridad, yun ay naranasan ni Jesus at yun ang naranasan ng mga Kristiyano. Kaya nakikita nila, hindi wala yung Diyos sa kanilang struggles at mga pakikipakap. Look at this. Ang tawag ko dyan, at hindi pa ako nakahanap ng taong nagtawag dito before, meron na siguro, pero wala sa internet or wala. Tinawag ko yan ng pandemic na ang Diyos ay nakipagkapwa-tao. Oh? Ang Diyos ay nakipagkapwa-tao. Hindi ginagamit yung salitang pakikipagkapwa lagi with relations to God. Pero totoo yun naman yung ginawa niya nung sinend niya si Jesus. Okay. So, punta natin, no? Ang unang kalbaryo ng maralitang Tagalungsod, 1987 sa Smoky Mountain, pinulungan sila ng PETA para yung drama nila magaling. No? Yan. So sabi ni Al Santos, Mendiola Kalbaryo, you can hear a pin drop. Ganun katindi yung solemnity. No, nagbabasa sila ng Pasyon, tatlong araw sa Quezon City Memorial Circle. May kalbaryo sila ng Baseco, Tugawad, Kalinga. At yung 2009, yung 25 feet cross sa Plaza Miranda, nilagyan nila ng 1,100 prayer request mula sa mahihirap. Na nilagyan ng kolong ni Dennis Murphy na tinalin nila kung ano yung hinihiling ng mga tao. Oh, pabahay, makapasayang anak nila sa college, mga ganun. So, tingnan natin. Take Albario. Punta natin yung panunuluyan. Last part of the lecture. Ang panunuluyan, ipapakita ko na lang sa inyo pictures.
para ma-feel nyo yung power ng tripartite view, no, ng gospel sa kanilang mga buhay. Okay. Nag-attend ako ng panunuluyan. Ito yung 2010. Panunuluyan 2010. Oo. Hindi ako kasama dito. 2011 yata sa akin. Yan, 2011. So, panunuluyan 2011. Okay. Saan ginanap ito? Ginanap ito sa... Hala? Ayan. Sa simbahan ng Tondo. Santo Niño de Tondo. So, nagmisa muna sila kasama si Bishop Pabilio sa loob. Ayan. So, marami yan, ha? Silang lahat yan. So, si Bishop Pabilio ay... Ayun siya. Lalabas na sila para sa panunuluyan. So, si Dennis Murphy kasama, si Alice. Ayun na, may entablado na sila doon. Eh, handa na yung pagdiriwan. Meron sila, di ba sa panunuluyan, may aktor doon? So, ito yung aktor nila ng Joseph tsaka Mary. Maraling ng Tagalungsod din yan. No? Tapos, may higante pa silang Joseph tsaka Mary. Ang saya, di ba? May higante pa. No? So, ito si Dennis, bago siya namatay. Si Ma'am Alice, si Bishop Pabilio. Ito yung mga PO na nag-MC. Nakakatuwa sila kasi kilala ko na sila dito noon. Nag-MC sila. Very creative people. Nagda-drama. No? Tapos may tapok na bahagi ito. No? Ito yung mga plano ng Noynoy Aquino administration na gagawin sa... Ano to? Sa Estero de San Sebastian. Sa Estero de San Miguel. No? Na mga pabahay. In city housing ito, ha. Ibig sabihin, itatayo yung pabahay malapit sa kanilang tirano, sa tabi ng kanilang tinitirhan. No? Ito, Doña Imelda. No? Yan yung kanilang proposal. Ang ginawa nila, kasi di ba liwanag, dilim-liwanag. So, lahat yung proposal, nilagay nila. Tapos, binasbasan yun ni Father. No? Babasbasan ni Father yun. Saan na yan? Ang dami tao. Ayan si Ma'am Alice Murphy. Ayan. So, binasbasan ng pare. Ayun, sa Bishop Pabilio, binasbasan yung mga model, yung mga parang, di ba, pampalakas ng loob na mangyayari yung kanilang mga ano. Tapos, ito na yung show tungkol kay Mary at Joseph. No? Kinikwento yung buhay nila. No? Yung mga ganyan pang ano, no? May mga idiot board pa sila, di ba? So, ayan. Yung mga musical numbers. Pero meron sila, yung recycled parole making contest. So, nagpagawa sila sa bawat community ng parole. So, ito yung mga top 3 yata, no? Ito yung sa Mercury Drug na kalendaryo, di ba? Ang galing, no? Philippine map, o. Tapos may, Kaso Luzon yung magagalit yung mga Cebuano doon. No? Walang So, ayan yung mga nila, parol. Di ba? So, may mga yan. Mahal na Pinoy, ipamahagi na ang lupa na kinatitirahan ng aming mga bahay. So, ayan yung mga nila. No? Pakiusa. So, yellow pa o yellow na yellow? So, ayan. Ito yung mananalo. Nakita niyo dami kung paano niya yung bilog-bilog lang, pinagsama-sama. Galing, oh. Yan ang nanalo. Kasi yan may mga banda musiko na may suit na Santo Niño. Ayan. Santo Niño de Tondo. Ayan. Sino yung papakating doon? May papakating, eh. Ito ba? May dumating, eh. Sino yung dumating na yan? Yan, si Jesse Robredo. Oh. Secretary Jesse Robredo of the Department of Interior and Local Government. Bakit? Dahil pinamahalan siya urban poor person of the year. Dahil siya'y laging nakikinig sa mga mahihirap. No? Yan ang ano dyan. So, yan si Secretary Robredo. No? At karoon ng 2011 to. Putsa, ganyan katagal na ako nag-aaral ng PhD. No? 12 years na. So, kasi PhD na ako dito, eh. So, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kung matagal na kayo, no? Mag-penalty course lang kayo, no?
So ayan, ayan ang ano. So si Jesse Robredo. So mabait talaga si Jesse, no? First hand na nakita namin na. Pag uban po, siya lang daw yung pupunta kapag may mga inibitang opisyal, siya talaga lang yung pupunta. So, kaya mahal na mahal siya ng mga mahihirap. So, yun. Basically, nakita natin na yung paniniwala sa Kristyanismo ay naangkin natin para sa ating sariling paghibaka. At hindi lang ito epektibo noon, epektibo ito hanggang ngayon. Bakit? Kasi totoo to. Pag inimbok mo ang Diyos, si Mabini, ito ang halimbawa niyan. Si Apolinario Mabini, mukhang agnostic ito. Si Apolinario Mabini, mukhang agnostic siya. Pero doon sa kanyang El Verdadero Decalogo, sinabi niya na nilagay niya ang Diyos. Bakit na nilagay ang Diyos doon sa El Verdadero Decalogo? Kasi daw, pag sa Pilipino daw, basta may tungkol sa Diyos, nakikinig siya, naaantig siya. So, tandaan niyo mabuti ito. It's a very cultural thing. Nung panahon ng mga ninuno natin, meron tayong bathala, hanggang mapalitan ito ng mga paniniwala natin sa Allah at paniniwala din natin sa kay God the Father at sa Banal na Santatlo, no? Lahat ng ito ay bahagi ng ating pamumuhay, lahat ng ito ay bahagi ng ating pakikibaka, no? Na nagpapalakas ng kalooban ng Pilipino upang makabit ang kaginawaan. Maraming salamat po at mabuhay tayo lahat. Sir? Pwede na. Ayan, maraming salamat Sir Shao for the very insightful presentation. Now, kadako po tayo sa ating open forum. So, kung may mga katanungan po tayo sa ating tagapagsalita, makitaas na lamang po ng inyong mga kamay at lalapit po sa inyo. Meron ba? Sige po. So, diniscuss po ni Prof kanina yung focus sa kaliwanagan, kadilimang kaliwanagan. So, sa sitwasyon kasi natin ngayon bilang bansa at bilang Pilipino, sa aling paning ang lipunan natin ngayon, Prof? Sa inyo. Wow, what a politically loaded question. Okay. Actually, hati ako eh. Maganda yung tanong mo, pero hati ako. Bakit ako hati? May mga bagay sa lipunan natin na madilim pa din. Kung yun ang pagbabatayan ko, nasa kadiliman pa rin tayo. At ang pag-asa ko, kaya natin ginagawa yung ginagawa natin, aktivismo yan. Thank you, sir. Inihinahan na po yung poster. Yung aktivismo, yung advokasya na ginagawa. Ba't ba ako nagtuturo ng kasaysayan? Hindi naman ako nagtuturo ng kasaysayan para lang sa bigyan kayo ng trivia at matuwa kayo sa sinasabi ko. No! Nagbibigay ako ng kasaysayan, nagtuturo ako ng kasaysayan kasi naniniwala ako na kapag ang kasaysayan ay natutuwa natin, magkakaroon tayo ng una pagmamahal sa bayan. Dapat ang kasaysayan nyo ay nagtuturo ng pagmamahal sa kapwa. Bakit mo ba pinag-aaralan yung pang-aapi noon para makipagkapwa ka sa ngayon? That's one. Number two, para makilala natin yung sarili natin at nang mapatatag natin ang bansa natin kasi kilala natin ang sarili natin. Hindi pwedeng ibigin mo ang isang tao, kaya ate, yung aking payo sa'yo. Ha? Kailangan, hindi mo pwedeng sabihin mahal mo ang isang tao kung hindi mo siya kilala. Di ba? Makaryo sakay? Sa kasi, ma'am? Di ba? Oh. So, hindi mo pwedeng mahalin ng bayan kung hindi mo alam ang kasaysayan nito. So, mamahalin mo lang yung bayan. So, ang paniniwala ko, kaya ako nagtuturo ng kasaysayan, gusto kong hawaan ng mga tao na ibigin nilang bayan nila dahil kilala nila ito.
At ang pag-ibig sa bayan ay maraming paraan ng pagpapakita. Yun ang dahilan kung bakit kahit sa feeling ko hindi pa paliwanag, ay may pag-asa tayo. Pero isang bahagi ang nagsasabi sa akin, sa loob ko, na sa totoo lang, nasa kaliwanagan na tayo. Okay. Bakit? Bakit? Okay. Kasi una sa lahat, noong 1898, pinaklaman ni General Emilio Aguinaldo ang ating kasamitlat sa balkonahing ito. After 333 years, lumaya tayo mula sa Espanyol. Ang kalayaan na yun ay natamo natin sa ating sarili, hindi sa tulong ng Amerika. Okay? Diyan sa bintana ng bahay na yan. Inagaw ng mga Amerikano ang kalayaan ito at ibinalik nila sa atin noong 1946. Yan ang pananaw ni General Mio. Inagaw nila ang kalayaan at binabalik lang nila. Hindi tayo binigyan ng Amerika ng kalayaan. Sinoli lang nila yung kalayaan natamo natin. Okay? So that said, ayoko namang sabihin na hindi tayo malaya ngayon. Eh sir, di ba pag June 12? Ang June 12 ay araw ng pagsasabi ng marami na hindi pa rin tayo malaya. Alam nyo, sabi tama si Victores eh, kabitin yung historian. Pag sinabi kong hindi malaya ang bansa ko, parang sinampal ko na rin ang mga bayani. Kasi umabot na tayo sa puntong ito ng kalayaan natin eh. May gobyerno tayo, mayroon tayong mga sistema. Hindi yan perpekto, pero meron. Ang mahalaga, dahil tayo nang namumuno sa sarili natin, kaya nating baguhin ito. Dahil yan ang sinabi ni Manuel Quezon, di ba? Ano ang sinabi ni Manuel Quezon? I would rather have a country run like hell by Filipinos rather than a country run by heaven like by the Americans. Sabi niya. Tapos sabi natin, sinumpa tayo ni Quezon. Mali. May kasunod yun. Sabi niya, because if it is run by Filipinos, we can change it. Ibig sabihin, kung hell ito, we can change it. Pag ibang tao, we cannot change it. So yes, malaya na tayo, nasa kaliwanagan tayo, pero i-recognize din natin na marami pa tayong dapat gawin para i-perfect. And don't worry, we're only about 100 years old. From 1898 and about 80 years old in 1946. That means we're a very new country. We're a very new nation. And we will still mature in the years to come. Dahil ang America is 250 years old already. You get me? Alright? So, huwag tayong mawalan. The lesson of the tripartite view is that we will never lose hope. Excuse me po. We will never lose hope about our country. And we will never lose hope with ourselves. Or in ourselves. Alright? Ayos? Palakpakan. Next. Ayan, si girl, ate girl. Ate girl, pakilala. Yung mga homeschool ano to, di ba? Opo. Charlotte Mason Authentic ba? Name? Sophie. Since you talk about a lot about religion, especially today, do you believe in a religion? Yes. Yes, I subscribe to a faith. Yeah. Okay na. Although it's a very personal question, I will answer in the barest minimum that I can tell you. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord. Ano yung susunod doon? Hail Mary now. I believe in God the Father Almighty, and in Jesus Christ, our Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary.
He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell muna. On the third day, he rose again. He ascended into heaven and seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit. Yun, yun ang medyo hindi tayo kasama. Because I'm a Protestant Christian. Okay. And I'm a Protestant Christian because there are certain basic beliefs that I don't agree with Catholicism. Okay. Yet, and this is personal, I do not belong in any Christian denomination now. I'm kind of upset with how some of the Christians are behaving, with their hypocrisy, and that's why I do not want to associate with some of them. That's why I'm letting my faith in God go in a personal way. I'm not a perfect being, that's why I need a Savior. But this faith is not something that I will impose on other people. If this is a faith that, if my faith inspires other people, they will be inspired because of what they're going to see that I am doing to them. Diba? Not because I will judge them and always tell them, you are wrong, you are wrong, you are wrong. So, yun ang ano ko. So, I have a faith system, no, that is based on what my heart says, no, which is supposedly how the Holy Spirit speaks to us. But I respect all faiths, and even today, baka mas nagsisimba nga ako sa Katoliko. Because sometimes I sinasamahan ko yung girlfriend ko, and sometimes I go to Quiapo. Because of my, di ba I go to, ano? Dissertation kay Quiapo. Church ako sa akin. Nagmimisa ako. Actually, mas binabasa ko pa yung Latin kapag nagmimisa ako sa Quiapo. I read the Latin text. Kasi yung prayer book ko, dalawa yung language, English at Latin. Anyway, sige. So, yun lang naman. Jesus Christ. But yeah, it's something personal that I won't impose on other people. If they will have their own awakening about it, then it's a faith is a very personal. Thank you so much. Again. Ilan pa, sir? I see ma'am. Yes, maraming salamat sa inyo. Ang buwis ay padadala sa inyong inyo. May salamat po, Prof. Shawa. Kasi itong huling parte ng question and answer naging medyo personal niya ang revelation, no? Ang pagpapabahagi ni Professor Shawa. Pero gusto kong matularan niya siya. Gusto kong ma-inspire kayo sa kanya ngayong hapon na to. Gusto ko rin ma-appreciate yung effort ng mga private institutions natin tulad ng Avoidis. Ito yung mga milyonaryo ng ating bansa. And yet, naiisip nila ang kapanganan ng marami, lalo na ng mga kabataan na interesado sa istorya. At tungkol naman sa comment ko sa tanong ng ating unang Ginoo, kita mo ko, unang Ginoo. Kung nasaan tayo, Father, do you think that your question pertains to a person, to a community, or to a nation as a whole? Tigal na pa, English ang lolo mo, dahil tarihukin din man ako. Hindi, yun nga ang ibig kong i-emphasize na when bigyan ng green, makinig kayo, Jer. Na ang pagtanong natin sa buhay kung anong yugto tayo naroon ay nasa sa inyong personal na pananaw. Tama. Kung ang tama. Hilig nyo ay mag-aral, gawin talagang power to the max. Right. Kung ang inyong pananaw sa inyong edad na yon ay upang ma-impress lang ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga magulang, o yung nagpapaaral sa inyo dahil scholars kayo, then go ahead. Do it well. Go. Diba? Kasi yung pag-unlad ng ating bansa ay talagang
nasa ating lahat. Katulad ng sinabi ni Prof. Shot, lahat ng mga historiador natin, ang pagbubukas ng lilim ng karunungan at iba niya, at lalo na ng ating kasaysayan ay isang napakalaking parte ng ating buhay. Sinasabi ko to kasi ang lolo ko eh isa sa mga bayani. Pwede mo rin pakita sa akin sa iyo. So yung kumbaga yung utak niya parang binahagi na sa akin, although third generation ako, umong ako. Pero yung sinasabi nilang mga sentimiento, yung kinakwento ng ating mga matatanda na ganitong naging paghihirap nila, ng panahon ng hapon, na nagtulong-tulong ang bayan para lang mabuhay ang ating community. Eh, totoo yun. Alam niyo, magpakwento kayo. At nabanggit kanina ni Professor Shao yung mga sa history. Yung mga wala sa Bible. Kailangan talagang importante kung maging parte ng ating buhay para, alam mo ang halaga mo, bilang isang Pilipino, isang mamamayan ng kawit, isang mamamayan ng kahit na anong papi ng bayan natin, ay, anong, I love you in Cebu, inihong matitang, I love you Cebu, babalik ako doon, para di ba senior San Benigno. At, maraming salamat, Prof. Shaw, baka naman ma-overshadow, di ba? Okay lang, Mami. Thank you, ha? By the way, for the young people interested in joining any local history network, kung saan man kayo nakatira, dito sa bayan ng Malawigan ng Cavite, kami pong mga taga-Cavite Historical Society ay iniimbitahan kayo maging parte ng ating kasaysayan. Ayun. Salamat po. Salamat po. Okay. Paano ako? Okay, last na lang. Joy, last na lang ito, no? Bilang reaction po doon sa sinabi nyo, ang ganda nung sinabi nyo, ganito yan eh. Lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, ang kalayaan talaga, tama rin yung katipunan eh. Kailangan magsimula yan sa mabuting kalooban. Okay. Pwedeng kumanda ang bayan nyo, pero kung kalooban nyo ay maligalig, hindi nyo makaramdaman yung kalayaan at kaginawaan. Kung ang kalooban nyo ay mabuti at kalmado at maayos ang inyong konsyensya, kahit magkagulo ang mundo, magiging maayos kayo. Magiging malaya ang pakiramdam nyo at maging hawa. Ibig ko sabihin, Ate Chona lang po ang sagot. Ano yung Ate Chona? May bahagi din dyan yung ating attitude. Now, ayokong sabihin na hindi ko nire-recognize yung paghihirap ng ilan dahil sa social conditions. Pero ang lagi kong sasabihin, magpakatatag po kayo. Ano man ang kalagayan ninyo. At tandaan nyo ito, mga lalo na ito, mga kabataan na ito. Kung mahirap kayo ngayon o hindi kayo satisfied sa buhay nyo, mag-aral kayo kasi yan talaga ang magbubukas ng pinto. Totoo ito, hindi ako nagbibiro. Gaganda talaga ang kalagayan ninyo. Basta yung pagpinag-aralan ninyo, mahanap ninyo, una kailangan mga, huwag lang kayo mag-aral, hanapin nyo kung ano talaga hilig nyo. Oh, sinabi yan niya, no, di ba? Magkaroon kayo ni Babini, magkaroon kayo ng karunungan na tumutugon sa inyong hilig upang pakinabangan kayo ng bayan. At saka si Gregorian Denso sinabi rin yun. So babalik tayo kung saan tayo nagsimula, ang bukas na lihim ng karunungan. Merong nagdala dito ng isang aklat. At itong aklat na ito ay tinatawag na karunungan ng Diyos. Ito yung mamaya pulutin na lang natin. Baka may dasal doon. Ito ay tumutukoy doon sa yung mga lihim na karunungan na hindi daw inilahad sa Biblia. At may mga kwento dito, ngayon ko lang ito nakita, no? At may mga kwento dito, no? Although meron akong mga excerpt na nabasa, no? At may mga dasal. So ayan, no? Para sa singaw, Domini mene mine meum abne mine mine meum Yesu Christum seleme. Yan ang ano. So, ano to? Marami ng mga kamay na dumaan sa aklat na ito na yan ang nagbigay sa kanila ng pag-asa. No? At any text, any faith, any religion, if it makes you a better Filipino, then embrace it. Diba? Igalang natin ang isa't isa at yakapin natin ang ating pagkakaiba
Pero lagi nating tatandaan, lahat ng natututuhan natin, sana gamitin natin para makipagkapwa sa iba. Yun ang punto ng lihim. Ang lihim na karunungan talaga ay ang pagbubukas ng loob para sa kapwa natin. Muli, maraming pong salamat at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat, sir. Ngayon po ay dadako tayo sa pagkagawa ng sertipiko ng pagkilala sa ating tagapagsalita. Inaanyayari po po sa harapan si Ma'am Gina Ayran, Mr. Luis Camposanto ng Kawi Tourism, and Sir Pipoy para sa pagkagawa ng sertipiko. Dalawa lang naman yun. Mamaya. Okay. The National Historical Commission of the Philippines, Ramon Agoiti Foundation Incorporated and Casa Colorado Museum presents the Certificate of Recognition to Professor Michael Charleston Chao Bichua for his invaluable contribution as speaker for the lecture series Bukas na Lihim na Karunungan kasama si Professor Chao Bichua. This lecture series is an initiative of the Ramon Agoiti Foundation Incorporated through its Casa Colorado Museum and supported by the National Historical Commission of the Philippines, through the Local Historical Communities Network and the LHGB Museo de Emilio Aguinaldo. Given this 18 November 2023 at the Museo de Emilio Aguinaldo, Cavite, Cavite, signed by our chairman, Manuel Calero, and Mr. Florencio Moreno II, Program Director of Traffic, Culture, and Heritage Museum. Maraming salamat, Sir Shao. So before we end our lecture series, may I invite to give his closing remarks the ever-supportive tourism officer of Cavite, 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 Mr. Luis Camposanto. Mabuhay, maligayang pagdating sa mga saysayang bayan ng Cavite, Cavite. Ang kanlungan ng kalayaan ng Pilipinas at bayang sinilangan ng unang presidente ng unang republika ng Pilipinas, Pangulong Emilio Fabi Aguinaldo. Sa ngalan ng pamahalaang bayan ng Cavite, sa pamumuno ng aming punong bayan, Angelo Emilio G. Aguinaldo, at ng tanggapan ng Turismo Cavite, nagpapasalamat kami sa inyong pagpapaunlak ng paanyaya upang makarating sa ikatlong bahagi ng lektura na pinamagatang Bukas na Lihim ng Karunungan, Kaliwanagan, Kadiliman, Kaliwanagan. Ang naratibo ng kasaysayan at ang pasyon sa himagsikang Pilipino. Lubos din ang aming pasasalamat sa ating tagapagsalita na si Ginoong Michael Charleston Chao Chua para sa kanyang paglalaan ng panahon upang magbigay ng kanyang panayam para sa araw na ito. At gayon din, sa Casa Colorado Museum Cebu City, sa Ramon Aboitis Foundation Incorporated, sa National Historical Commission of the Philippines dahil nabigyan din kami ng pagkakataon na makibahagi sa kanilang napakagandang exhibit at lektura. Ang mga ganitong panayam ay napaka-importante para sa atin dahil nagkakaroon tayo ng mga bagong kaalaman ukol sa ating kasaysayan at nagiging daan ito upang muli tayong magtanong at tumuklas tungo sa ating kasaysayan bilang mga Pilipino. Sana po sa ating pakikinig ay magbuhay na muli sa ating isip at damdamin ang pagpapatuloy ng pagbasa ng ating kasaysayan, kultura at tradisyon sa ating mga susunod na henerasyon. Maraming salamat at isang magandang Cavite sa ating lahat. Maraming salamat, sir. At dito po lang tatapos ang ating third part ng lecture series featuring our Filipino public historian, Professor Chao Chua. At maraming salamat po sa inyong suporta. Muli ito ay hatid na Ramon Agoitis Foundation, Casa Colorado Museum, Local Historical Communities Network, Cavite Tourism, and Municipal Government of Cavite.